Hello, magandang hapon po sa inyo. Welcome po sa Sunday edition ng live natin. Patapos na po ang taon. Dito na po tayo sa last week, no? At ito yung time na ini-invite ko po kayo na tayo po ay magbigay ng time para mag-ayuno at magtanong sa Panginoon kung ano ang plano niya sa darating na taon. Alam niyo mga kapatid, ayaw ng Diyos na yung tipong sorpresa, yung nasusurprise tayo sa mga mangyayari. Ayaw niya. Alam niyo dito po sa dito sa John 16, no? John 16, makipagbukasan po kayo sa John 16. Pag-aaralan po natin ngayon, pag-usapan natin ang patungkol sa fasting. Paano nga bang mag-fasting? Iba po ay alam niyo na, at yung iba naman ay maaaring hindi pa. Eh, ito po ang magiging topic natin ngayon para malaman ang kalooban ng Diyos sa darating na taon. Dahil ulitin ko po, hindi po style ng Diyos ang sorpresa. Hindi niya gusto yung ang mga anak niya, ang pamilya niya ay nasusurprise. Lagi siyang magsasabi at magsasabi. No, dito po sa sa John 16, pagbukasan po kayo sa akin. John 16, starting verse 12. Sabi niya ganun, si Jesus po nagsasalita at kausap niya ang mga disipulo niya. Paalis na siya, patapos na yung ministry niya. Sabi niya ganun, marami pa akong sasabihin sa inyo. No, dami pa pala. Sabi niya ganun, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. So alam ng Panginoon yung kapabilidad natin na hindi mo pa maiintindihan. Pero tingnan niyo po, no, siyang may gusto na alamin to, malaman to. Marami pa siyang gustong sabihin. Ito nga po ang isang problema ng mga Kristiyano ngayon dito sa mundo. Kahit noon, problema na niya hanggang ngayon. Alin? Yung mga gusto niyang sabihin, hindi marinig ng mga Kristiyano, hindi maintindihan ng mga Kristiyano, hindi alam, hindi naunawa ng mga Kristiyano. Sayang na sayang. Ang dami niyang gustong sabihin. Gusto niya tayong sumagana, gusto niya tayong maging matagumpay, gusto niya tayong maging malusog, gusto niya tayong maging above. No, kasi hindi naman yung dilikha ang sabihin natin ganoon, yung nakalagay po sa awit tsaka sa Habakuk. Sabi niya, ang pilak at ginto ay sa akin. Ngayon, ang nangyayari, kinukuha ng sanlibutan niya, nasalip na gamitin ng mga anak niya, ng pamilya niya para magkaroon ng yung disenteng buhay at maging matulungin sa gawain. Ang nangyayari po, nakukuha lang ng sanlibutan. Eh, may sinabi po ang Proverbs, sabi niya ganun, ang kayamanan ng mga makasalanan ay para sa mga matutuwid. Pero paano mangyayari yun? Eh, sasabihin ng Diyos yun. Tatanungin natin siya, sasabihin ng Diyos yun. Yung nga lang, sabi niya rito, eh, marami pa akong gustong sabihin. Ngunit, sabi niya ganun, hindi pa ninyo kayang unawain. Ngayon, tingnan natin dito sa verse 13. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya tayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Yung gusto niyang sabihin sa atin, yung gusto niya ipaalam sa atin, eh, pwede na ngayon. Bakit? Andito na ang Holy Spirit. Pero kailangan pa rin nating magtanong, magbigay ng panahon na magtanong at alamin, intindihin, unawain ang mga kasagutan na sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa atin habang nagtatanong tayo. Okay, ituloy ko po. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Kasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapayag ang mga bagay na darating. Maging yung future natin, hindi mo kailangan magpahula. Hindi mo kailangan ibigay yung kamay mo o palad mo sa isang manghuhula, no? Hindi mo kailangan yung mga ganyan kasi mismo ang Espiritu ng Diyos ang magsasabi sa atin ng mga bagay na darating. Mga bagay na darating kanino? Sa buhay ko, sa buhay ng mahal ko sa buhay, at sa mga bagay na kailangan kong malaman, no? Ayaw ng Diyos ng sorpresa. Sabi nga niya, malapit na akong dumating. O, hindi, ibig sabihin nun, eh, hindi sorpresa. Kaya nga, sabi niya rito, no, sa John 16, ulitin ko po, marami pa akong gustong sabihin sa inyo. So, sayang kapag hindi natin nalalaman yung gusto niyang sabihin. Sayang. Alam niyo yung mga bagay na gusto niyang sabihin? Ito makakapagligtas sa atin. Ito makakapagpaiwas sa atin. Ito yung advice niya. Ito yung naalala ko po yung nakalagay po rito sa sa Psalms 32. Sabi niya ganun, tuturuan kita kung paano makarating kaagad doon sa kalooban ko, kalooban ng Diyos.
na nasa mabilis na paraan, hindi mo kailangang lumigoy-ligoy pa at kailangan daanan mo pa itong mga pagsubok na to para makarating kayo. Sa totoo lang, hindi pagsubok yun, no? Kung hindi bunga ng mga pagkakamali natin, no? May mga pagsubok daw kuno na dadaanan natin. Eh, sa totoo lang, hindi naman tayo dinesign ng Diyos na dumaan doon sa mga pagsubok na yun. Merong mga pagsubok na kailangan daanan natin. Pero madalas po yung mga pagsubok na yun ay bunga ng pagkakamali. Ay, okay po, itutuloy ko po ito. Sabi niya, pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. So, gusto ng Diyos mabuhay tayo sa totoo lang, sa katotohanan. Okay, sapagkat magsasalita siya, hindi nang galang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo, kanyang narinig yung sinabi ni Jesus sa atin, ipaparating niya sa atin. No? Sabi niya ganun sa Matthew 7:7, sabi niya ganun, humingi kayo at kayo bibigyan. See, may promise siya, pero kailangan mong humingi. Kailangan still, you have to ask. Humingi kayo at kayo bibigyan. Promise na yan. So, ang banggitin ko po rito, kapag nagpa-fasting ka, by faith pa rin. Ano ibig sabihin nun? Matatapos ko ang fasting na to, magpa-fasting ako, at matatapos ko ang fasting na to, na natanggap ko ang sagot, by faith. So, yun pong ibig sabihin na bago ko pa magsimula ng fasting, andun na kagad yung matatanggap ko ang sagot, by faith. Andun yung kasiguraduhan mo. Bakit? Ayan ang kasiguraduhan mo, yung salita ng Diyos, na kung magtatanong ka, kung hihingi ka, ikay bibigyan, hahanap, humanap kayo, at kayo makakasumpong. So, dalawang assurances na to. Tapos sabi niya, kumatok kayo at ang pinto ay pagbubuksan sa inyo. Ano pa bang hanap mo? Tatlo. Kung ikaw ay hihingi, kung ikaw ay maghahanap at kung ikaw ay kakatok, andun kagad ang katugunan. Kaya nga, ang fasting po ay by faith. Ulitin ko po, ang ibig sabihin nito ay hindi ka pala nagsisimulang mag-fasting, andun na kagad yung Lord, salamat sa kasagutan mo pagkatapos ng fasting. Yan ang ibig sabihin nun. Parang sa sakit na hindi ka palang, kumbaga, nandun palang dumadaan ka sa sakit, pero Lord, salamat sa kagalingan. O, yun. So, by faith. Sabi niya sa verse 8, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakakasumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto ng bawat kumakatok. So, ano pa ba ang kailangan mong assurance na para makasigurado ka na yung fasting mo ay masasagot? Ayan na, nakalagay na po rito. Ngayon, hindi lang yan. Ang dami pa sa Bible. Maubos yung time natin kung isa-isahin natin. Pero nagbibigay po ako ng mga pwede nating panghawakan sa pagtatanong natin sa Panginoon. Okay. Dito po sa Jeremiah 33 verse 3, ito yung isang sikat na verse. Sabi niya ganun, tumawag ka sa akin at ikita'y sasagutin, tutugunin. Sabi niya, Jeremiah 33 verse 3, depende yan sa version, pero sabi niya, call unto me, tumawag ka sa akin. So, required pa rin yung kailangan mong tumawag at ikita'y sasagutin. So, andun na naman yung kasiguraduhan, sasagutin ng Diyos yung kahilingan natin. At sabi niya ngayon, sasabihin ko sa iyo yung mga bagay na hindi mo naunawaan. Eh, kaya mo nga tinatanong dahil hindi mo alam eh. Kasi kung alam mo na, bakit mo pa tatanungin? No? Okay po. Jeremiah 33, sabi niya, call unto me, tumawag ka sa akin at kita'y tatanugin, kita'y sasagutin, tutugutin. At sasabihin ko sa iyo mga bagay na hindi mo maunawaan. Sa ibang version po, sabi niya ganun, misteryo. Ibig sabihin ng misteryo, hindi mo alam, mystery sa iyo, misteryo sa iyo, no? Tapos dito po sa Acts chapter 13. Punta po tayo sa Acts chapter 13. Acts 13. Ngayon, meron po mga tao rito na tapos na yung ministry nila eh. Ngayon, maaring teacher sila dati, maaring usher sila, o ano pa mang ministry na ibinigay sa kanila na naging successful sila. Kumbaga natapos nila. Ngayon, it's time na magtanong na ano ang susunod. No? Alam naman natin, pagkatapos ng grade 1, edi grade 2. Pero anong mangyayari? Ngayon, sa atin dito, tapos ka na sa ministry mo, tapos na yung first term mo sa pag-worker mo, tapos na ngayon itong 2020. Anong susunod? At ito po, si La Pablo po, at may mga kasama po siya rito, na mga kasama niyang mga worker, ay nag-decide po silang alamin kung ano ang susunod. At hindi po sila nabigo. Basahin po natin sa Acts 13 verse 2.
Simulan po natin sa verse 2. Sabi niya ganun, samantalang sila'y nag-aayuno ay at sumasamba sa Panginoon. So, take note. Nag-aayuno at sumasamba. Ito yung atmosphere, ito yung bagay, ito yung lugar, ito yung gawain na nag-welcome, nag-welcome. Ito yung atmosphere. Paano ko bang mas maganda sabihin ito? Ito yung atmosphere na kung saan naiinganyo ang Diyos na magsalita sa atin. Ito yung atmosphere. Alam niyo kapag magulo bahay, yung mga kalabati umaalis eh. No, kasi yung atmosphere na yun, alam niyo, hindi masarap uwian yung bahay na puro away na lang at hindi magagandang salita narinig mo. Yun ang atmosphere na gusto mong mag-exit, no? Pero ito yung sinasabi ng Biblia na atmosphere, uri ng atmosphere, yung kind ng atmosphere, in English ko lang, na welcome at makakakilos ang Diyos. Alin? Yung nag-aayuno ka at sumasamba ka. No, sa English po, ministering to the Lord, ito yung atmosphere. Ulitin ko po, pabalik-balik ako. Kailangan kasi mag-provide ka ng magandang atmosphere na kung saan makakakilos ang Diyos. Kasi kung ang environment mo o yung state ng mind mo ay hindi akma, hindi mo maririnig ang Panginoon. No? So mag-provide ka ng isang magandang atmosphere para makakilos ang Diyos. At ano nga yun? Sabi niya, samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba. See? Yung pag-aayuno, yun ang isang atmosphere na pwede nating i-provide para magsalita ang Panginoon. At tingnan po natin kung ano nangyari. Sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ayun, nagsalita na ang Panginoon. Nagsalita na ang Espiritu ng Diyos, no? Dahilan dito sa pag-aayuno at pagsamba. Yung pag-aayuno po, pag-usapan natin mamaya. Pero itong pagsamba, ito yung time na nag-humble ka sa Panginoon, nag-worship ka sa Panginoon, nagwiwika ka ng papuri sa Panginoon, nag-worship ka, nagsasamba ka, nag-humble ka. Ito yung pag-amin sa mga mali at mga pagkukulang. Ngayon, hindi maganda kasing proud tayo na nasasabihin mo na Lord, napaka-righteous ko, na wala akong masamang ginawa. No, humble ka lang. No, hindi makakakilos ang Panginoon sa ganun. In example nga ng Jesus yan eh. Sabi niya, yung isa, sinusuntok niya yung dibdib niya na ako'y makasalanan. Yung isa naman, sabi niya, Lord, buti na lang, di ako katulad nung namununtok ng dibdib. Ako, matuwid ako. Sabi niya ganun eh. Sa palagay niyo, sino ang sinagot ng Diyos doon? Siyempre, yun nagpapakumbaba. So, manatili po tayo sa spirito ng kababaan. Yung, alam niyo mga kapatid, madali lang makita yung ano eh, yung parting mali sa'yo. Pag humarap ko sa Diyos, automatic yan. Ma-detect mo yan, ma-sense mo yung pagkakamali. Bakit? Kasi nakalagay po sa Biblia, kung hindi tayo kinokondema, if our hearts, hindi ka kinokondema ng puso mo, walang problema. Kasi habang natawag ka sa Panginoon, habang nagkakausap ka sa Panginoon, habang nag-worship ka pang sa Panginoon, yung mga pagkukulang na yun, lalabas yan eh. May ilawan yan eh. At kapag nailawan yan, na-realize mo, huwag mo itago. Huwag mo itago. Ang gawin mo, hingi mo ng tawad. No? Maaway na ang Panginoon. At alam niyo, sa totoo lang yung mga pagkakamaling magagawa natin, taken na yan, tanggap na ng Panginoon yan. Pero ang isang bagay na hinihingi niya sa atin, ihingi natin ng tawad at pagsisihan. Or vice versa, pagsisihan mo at hingi mo ng tawad. No? By grace tayo, pero hindi ibig sabihin ng by grace, pwede mo na lang gawin yung gusto mo. No? Kailangan natin mag-repent sa mga bagay na yan. Amen. Pero tingnan niyo po, ang sabi niyang ganun, kung hindi tayo kinokondema, if our hearts, no, sabi niyang ganun, hindi tayo kinokondem. Eh, walang problema. So kung andun yung kurot sa puso mo na paalala sa iyo ng Diyos yung mali, edi, alisin mo kagad. Kumbaga, tapusin mo kagad, tanggalin mo kagad. How? Hingin mo ng tawad. Sabi niyang ganun, samantalang sila nag-aayuno at sumasamba, sinabi na sa kanila ng Espiritu ng Diyos. So magsasalita talaga ang Espiritu ng Diyos. O ano sinabi niya? Ang dami kasi nila na nagpa-fasting dito, mga kasama ni Pablo na mga kasamahan niyang worker. Tingnan niyo po, sabi niya, ibukod ninyo si Bernabe at Saulo. Sa dami nila, itong dalawang ito, ang kumbaga parang sineperate ng Diyos. Bakit? Lalabas na sila sa Israel, magmi-mission na sila. No, actually, hindi naman sila tinawag sa loob ng Israel eh. Ang mukhang si Pedro ang ministry nito eh, na sa Israel lang eh. Pero sila naging apostol.
No, sent once ang ibig sabihin, ganun. Sabi nga niya ganun, eh, ibukod ninyo si Bernabe at Saulo, sila'y hinirang ko, so pinili ko sila. No, very specific. Hindi lahat tinawag dun sa labas. Yung iba, yung kasama nila mga worker, sa Israel lang. Sabi niya ganun, sila'y hinirang ko para sa tanging gawain. So, talagang specific, tanging gawain na inilaan ko sa kanila. See, may plano pala ang Diyos na ano. Sabi niya ganun, tanging gawain inilaan ko, ang naglaan ay ang Panginoon. Meron siyang plano na nakalaan sa akin at sa iyo. Pero hindi mo malalaman yan, hindi malalaman nila Pablo yan, hindi malalaman nila Bernabe yan, at hindi malalaman ng mga kasama nila kung hindi sila mag-aayuno at sasamba sa Panginoon. Ulitin ko po, yung pagsamba, ito yung time nang na mag-humble ka. No? Ito yung time na magpuri ka, mag-worship ka. Ulitin ko po, kung dumating yung parang andun yung kurot sa puso mo na may mali ako nagawang ganito, hingi mo kagad ng tawad. No? Eh ngayon, kung nagpapatuloy yung bagay na yun na may nagawa kang mali sa tao, hindi text mo, humingi ka ng tawad, no? Hindi mo na kailangan kung bakit stop yung fasting mo. Ayusin mo lang yung heart mo. No? Ang importante yung heart natin nakaharap ko. Kaya mangako ka na sasabihin mo sa Panginoon, Lord, pagkatapos nito pupuntahan ko yung tao yun, hingi ako ng tawad. Hindi pang gandang may unforgiveness o may sabit tayo. Sabi niya, kung di ka nga okay, iwanan mo yung handog na yan at puntahan mo yung tao. Puntahan mo, no? Tapos sabi niya ganun, sa verse 3, pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at pinayaon. So, pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ayun na. So, tingnan niyo po rito, no? Ilang beses binanggit yung word na ayuno. Yung ayuno, ito po yung ini-invite ko kayo. Ito yung time na papakinggan natin kung ano ang sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Alam nyo, may iwasan po yung napakarami pagkakamali. Mga sa decision natin, sa decision making natin, at yung mga bagay po na dadaanan mo na hindi mo naman dapat daanan. Eh, may iwasan po natin yung kapag po tayo ay nagtatanong sa Panginoon at nag-aayuno. Okay. Punta po tayo rito sa, ano, dito sa, okay, balikan ko lang ito, no? Sabi niyo ganun, sa Amos chapter 3 verse 7, sabi niya ganun, walang gagawin si Yahweh nang hindi muna niya sinasabi sa kanyang mga lingkod ng mga propeta. Eh actually po, hindi naman gagawin yun. Halimbawa may masamang nangyari, hindi naman ang Diyos ang gumagawa ng masama kasi wala namang masamang galing sa kanya. Ibig sabihin, walang mangyayari na masama sa buhay ko at sa buhay ng mga mahal ko nang hindi muna niya sasabihin sa lingkod niya. At kung ikaw ay lingkod ng Diyos, required ang Diyos na sabihin muna sa iyo ito. Okay. Intindihin niyo po 'yon. Kung ikaw ay lingkod niya, required ang Diyos, no? Itinalaga niya ang sarili niya. Bakit? Nakasulat sa salita niya. At ang salita niya hindi niya sisirain. Hindi niya 'yan babawiin. Hindi niya pipigilan yung sarili niya na hindi gawin ito. Sabi niya ganoon, ipinadala ko ang aking salita para mangyari ito. At ito po, kung ikaw ay lingkod niya, ayon sa Amos 3:7, kung ikaw ay lingkod niya, required siya, andun yung obligasyon niya na ipaalam sa iyo ito kung may masamang mangyayari. Eh ngayon, sabi nga niya rito sa pinag-aaralan natin, marami siyang gustong sabihin, ngunit hindi pa natin maunawaan, eh kailang unawaan mo. Bakit? Andito na ang Holy Spirit at sinasabi niya ito, magbigay ka ng time na magtanong. Okay, 365 days po ang isang taon. Ano ba naman kung ibigay mo yung dalawang araw? Yung 363, sa'yo na. No, pero yung 2 days, ano ba naman kung ibigay mo sa Panginoon na magtanong? No, eh, maraming ibang tao nga, daming time, mag-TikTok eh. No, ang dami lang time na mag-browse ng ano, kung pagsamasamahin mo yan. Eh, ano ba naman kung itong 2 days, last 2 days ng taon, o itong last week ng taon, eh, ibigay mo lang sa Panginoon sa pagtatanong. Alam nyo, hindi mo masisisi ang Diyos kung ba't nangyari ito, nangyari yan dahil sasabihin ng Panginoon. At ito pa, kung hindi po natin alam ito, maaring itong sila Pablo ay habang buhay na lang sa Israel at ito po, wala pala sila sa kalooban ng Diyos dahil ang kalooban niya, ang plano niya, tanging kalooban na nakalaan sa kanila, lumabas sila ng Israel, no? Mag-worker sila sa labas ng bansa nila. Pero kung hindi sila nagtanong, papasok sila doon sa pagkakamali. Ano yun?
mawawala sila sa kalooban ng Diyos na mag-stay sila doon sa simbahan nila, mag-stay sila doon sa lugar nila, doon na lang daw sila mag-worker doon sa simbahan nila. Eh kasi yun ang gusto ng laman eh. No? Yung malapit ka sa 7-Eleven. Yan, malapit ka sa SM malls, no? Hey, yun ang gusto kasi ng laman, yung convenience ba? Yung umuro sa mga liblib na lugar. Pero mabuti na lang nagtanong sila, nag-ayuno sila, nag-minister sila, nanalangin sila, sumamba sila sa Panginoon, nag-provide sila na ng atmosphere na kung saan, Lord, malaya kang magsalita sa akin ngayon. Bakit? Dahil kasi sinabi ng Diyos sa kanila, ihiwalay ko kayo. Ito yung plano ko sa inyo noon pa. At pwedeng sabihin ng Diyos sa atin yan na ito yung plano ko sa inyo noon pa. So, anong mangyayari? Magiging maayos ang desisyon natin at darating po ang pagpapala sa iyo at ito po sa iba. Dahil sa pagsunod natin sa Panginoon. Ang dami kayong naligtas dahilan dito sa pagsunod nila. Pero marami ang hindi maliligtas dahilan sa hindi natin pagsunod. Paano nga ba ang fasting? Okay, ganito po. Mag-set ka ng time na ganito. Ang advice ko po sa inyo, either sabihin natin, basta specific time, either alas 12 ng gabi. Pagkatapos nito, uupo ka, magpe-pray ka, mag-worship ka, at sasabihin mo sa Panginoon, hindi, magde-declare ka sa Panginoon, sasabihin mo, Panginoon, ano ang kalooban mo sa akin sa darating na taon. Ayan, yun lang. Paulit-ulit mong tinatanong ang Panginoon habang nag-worship ka, nagta-tongues ka, at nagba-Bible reading ka. No? Importante po yung tongues. Hindi ko po ina-advise na mag-travel ka. Malibang nandun ang travel. Kasi ang travel po nakakapagod eh. Kasi ngayon, nagtatanong ka. Ang fasting po, hindi po ginagamit para matanggap mo yung kahilingan mong cellphone. No? Yun ay sa John 16:20-24. Sa pangalan ni Jesus, hilingin mo sa Ama. Yun lang, hindi mo kailangan mag-ayuno. Ang pag-ayuno po, hindi paawa effect sa Panginoon na mag-ayuno ka para maawa ang Diyos sa ibigay niya. Kasi hindi po nakukuha sa ayuno. Ang Diyos po nakukuha sa faith. Ibig sabihin, Lord, salamat bibigay mo sa akin dahil ayon sa iyong salita. O yun, okay na. Itong pag-ayuno po ay more on sa pagtatanong kung ano ang gusto mong malaman. Kaya nga sabi niya gano'n, para maunawaan, hindi mo matanggap na bagay kung hindi yung item ito, ha, kundi yung maunawaan, yung mind mo ang kailangan magkaroon ng liwanag. Kaya, mag-set ka ng time, pagkatapos, pag-upo mo riyan, magsimula kang mag-tongues, mag-worship, mag-declare ka sa Panginoon na Panginoon, magpa-fasting ako ngayon sa loob ng susunod na mga araw, kung ilang araw ang dineclare mong fast, either 1 day, 2 days, 3 days, nasa sayo po yan, sasabihin mo, Panginoon, alam ko sasagutin mo ako. Humihingi ako sa iyo, kumakatok ako. Hinahanap ko ang kasagutan at may pangako ka na ibibigay mo sa akin to. O ngayon, magtanong ka na. Ngayon, yung tanong po, either isa, dalawa, ngayon, hindi ko po ina-advise na damihan mo yan. Bakit kasi? Kapag ka maliit ang oven, konti lang ang pwede mong ilagay. No? Eh, hindi ka kasya lahat yan. Bakit maliit eh? Ngayon, kung sabihin natin, hindi ka eksperto sa fasting at sa mga nakaraan, eh parang hindi mo nga nakukuha yung sagot, eh sapat na yung isa o dalawa. Hanggang doon na lang. No? Hindi ko sinasabi po na hindi pwedeng lima. Eh, nasa sa'yo yan kung gano'ng kalaki ang oven mo. Eh, magtanong ka ng isa, dalawa. Maging specific ka ron na, Lord, ano ang mangyayari sa anak ko? Ano mangyayari sa pamilya ko? Ganun. Pwede mong tanongin yan ganyan. Tapos, tanong ka ng tanong. Every time, maalala mong may tanong ka. Ulitin ko. Magtanong ka ng tanong. No? Tanong ka lang ng tanong. Habang naiisip mong may tanong ka. May mga tao po, nakakalimutan lang, eh, nagpa-fasting pala ako, bakit? Katatapos lang kumain eh. No, mali yung ganun. Eh, yung mga ganun klase, mga fasting, wala ka talagang matatanggap sa Panginoon. Kasi, ang fasting po, isang seryosong bagay. No, by faith ito, at magtanong ka, ano mangyayari sa akin? Alam nyo mga kapatid, kukulangin ngayon time natin eh. Alam nyo, minsan, sasabihin sa'yo ng Diyos, yung mangyayari sa'yo for the next 5 years. Yes. Kung magbibigay ka ng time hanggang sa dumating yung breakthrough, parang may mababasag, parang may mawawasak at mabubuksan sa iyo ang pintuan na bigla ka na lang makakarinig, biglang matindi yung isip na dumarating sa iyo at sasabihin sa iyo ng Diyos yung next 5 years ng buhay mo. Pwedeng mangyari yung ganun. Hanggang sa ayun, sulat ka na lang sulat, ito pa pala. Maganda po na meron kayong notebook at
Ballpen, siyempre, na yung sinasabi sa inyo ng Panginoon, isulat mo. Isulat mo dahil makakalimutan mo yan. Okay. Sasabihin niya sa iyo yung mga darating pa. Bakit? Kababasa lang natin. Nandito na po ito sa Biblia. Okay. Magsimula kang magtanong, i-declare mo sa Panginoon na ikaw ay mag-aayuno at bago matapos ang ayuno mo, ang sagot ay makukuha mo. Thank you, Lord, sa kasagutan. Alam niyo, gustong sabihin ng Diyos sa atin ito. Kasi ayaw niyo yung nangangapa tayo na parang bulag tayo, naliwanagan na nga tayo. Ibig sabihin na naliwanagan, eh hindi ka nakakapakapa. Ngayon, mangyayari sa iyan kung hindi ka magtatanong, kung hindi ka magbibigay ng time na mag-ayuno. Eh mga Kristiyano tayo, ang sabi po ng Biblia, when you pray, when you give, and when you fast. Tingnan nyo, hindi niya sinabing if you pray, if you give, if you fast. Hindi, sabi niya when. Ibig sabihin darating at darating talaga ang time bilang Kristiyano na ikaw ay mag-aayuno at magtatanong. At ang promise niya, hindi ka mabibigo. So yun lang po, no? Sulat ka ng sulat ko, no? Sinasabi ng Panginoon sa iyo, hanggang sa magiging malinaw yan. Ulitin ko, magkaroon ka ng notebook at ballpen, sinusulat mo. At minsan, sa kung dalawa, tatlong araw, ang gagawin mo po ay minsan, kakausapin ka ng Diyos sa panaginip eh. Minsan, magkakaroon ka ng pangitain. Baka nga may pagpakita pa sa iyong anghel eh. O kaya, sabihin natin, meron yung paulit-ulit na pinapaalala sa iyo, naaalala mo, naalala mo. Sabihin mo, Lord, ikaw ba to? Yung paulit-ulit na naalala, ay maging sensitive pa sa ganyan. Okay. Ang isa pong advice ko rin ay maging careful ka. Ako ba to? Si Lord ba to? O baka naman masamang espiritu ito, no? Eh dapat andun po yung sensitive ka. Eh, paano kung may nakikilam na masamang espiritu at meron? Reviewin mo. Maalis yun. Kung ang fasting niyo po ay 1 day, 2 days, meron po kasing iba't ibang klase ng fasting na yung full fasting o kaya naman yung partial fasting. Yung full fasting po, eh, talagang wala kang kakainin. Ngayon, isa po ito sa ano sa pinakamahirap na fasting, wala kang kakainin. No, lalo na kung isang araw lang o dalawa, yung full fasting, maingay yan dyan. Alam niyo, isang bagay na maingay sa atin, yung isip natin. Pero kapag ka nag-fasting ka, magiging maingay yan dyan. Kailangan talaga ng willpower. No? Yung talagang determinado ka. Eh, ano pong gagawin natin? Okay, ang ina-advise ko po sa inyo, kung magpa-fasting kayo ng mga more than 1 day, ganito po, mag-partial fasting kayo. Ano ibig sabihin nun? Kakain ka pa rin. Pero hindi yung talagang lumaki na yung tiyan mo. Anong ibig ko sabihin? Halimbawa, ang kanin mo sa isang kainan, halimbawa, tanghalian, hapunan, o isang cup ng rice. Ang gawin mo, hatiin mo sa apat yung isang cup. Yung 1/4 lang ang kakainin mo. No? Tapos sabawan mo na lang yan. Hindi naman, kumaga, wag naman tayo maging parang yung nakakatawa na, oo nga, 1/4 lang yung rice mo, 1/4 cup ng yung rice mo, pero ang dami namang ulam mo. Hindi ka sasagutin ng Diyos kung mandadaya ka. Yung isang kanin mo, hatiin mo sa apat yan, yung 1/4, yun lang ang kainin mo, okay na yon. Tapos, ang tubig po ay tuloy-tuloy. No? Inom ka ng inom ng tubig. Hindi ko po ina-advise na mag-soft drinks kayo. Tuloy-tuloy lang ang tubig. Kapag nakaramdam ka ng gutom, sige, inom ka lang ng inom kahit isa, 2 litro ang mainom mo sa loob ng isang araw, sige lang, ituloy mo lang yan. Dahil hindi naman dry fasting yan. Yung point lang ba na hindi ka busog, kasi antoking ka kapag ka busog ka, kaya hindi magandang nagre-review ng busog eh. O kaya mag-i-exam ng busog. Kasi yung mind mo kailangan alerto, ang sarili mo alerto. Makakaramdam ka talaga ng gutom. Eh, natural yan. Sanay ang katawan mo sa ganyan eh. Ngayon, hindi ko po ina-advise, ulitin ko, yung mag 40 days fasting ka, saka na po natin pag-usapan yung ganyan. At yung 40 days fasting po, gradual ang pinakamaganda ron. Eh. Kung darating sa iyon. Pero, alam niyo mga kapatid, naalala ko po, 1 day lang yung fasting ko, nasagot na. Exacto, 24 oras, nasagot. No, nagulat ako yung first fasting ko. Iniisip ko noon eh, parang yabang ko pa, 7 araw ako magpa-fasting. Eh, hindi pala kailangan 7 araw eh. Magbigay ka lang ng time. Eksakto 24 oras nasagot yung fasting ko. No? Natulog pa ako noon. Bakit? Eh, kailangan mo siyempre matulog 1 araw. Hindi ka naman pwedeng 24 oras na gising dahil hindi mo rin maririnig ang sasabihin ng Diyos. Okay. So,
yun po ang fasting. Tanong ka lang ng tanong sa Panginoon ngayon. Inom ka lang ng inom ng tubig. Hindi ko po ina-advise na magkayo po ay mag soft drinks. Hindi maganda. O kaya kape, huwag. No, acidic po yung mga yan. Tubig lang ng tubig. Kapag nakaramdam ka ng gutom, sige, inom ka ng tubig. Tanong ka lang ng tanong. Thanks ka lang ng thanks. Worship ka lang ng worship. Tanong ka lang ng tanong, worship, thanks, at Bible ka lang ng Bible. At kapag may sinas, nagsimula nang magsalita ang Diyos sa'yo, hanggang sa nagiging malinong, isulat mo ng isulat ito. Okay, talong po ako rito. Pagkatapos nyo pong mag-fasting, ang suggestion ko po, sabihin nyo sa pastor nyo kung ano yung resulta ng fasting nyo. Bakit? Makakatulong po siya na i-judge kung ito ba ang sinasabi sa'yo ng Panginoon. No? Ikaw ang kinakausap ng Diyos, pero kailangan kasi na mayroong aalala at nagbabantay sa atin. Alam niyo mga kapatid, naalala ko po yung long time na pinag-fasting po yung mga kabataan noong unang panahon, no? Hindi pa naman panahon ng dinosaur noon. Kinuha ko yung mga notes nila dahil ang dami nila nagpe-pray. Alam niyo, nagulat ako. Nakalagay po ron, ang God's will mo ay si ganito. Tapos sa ibang tao naman, ang God's will mo ay si ganito. Maya-maya, doon sa isang tao, sabi niya, ang God's will mo ay si ganito. Nagulat ako. Bakit? Kasi yung taong nakalagay dito, isang tao lang. Hindi naman pwede na isang tao yung God's will nilang tatlo. Ano yun? Siguro may gusto lang sila. No? Ngayon, so hindi ang Diyos yun. Hindi ko rin alam kung ang diablo yun. Pero ang alam ko, sila yun. Dahil gusto nila yung tao. So maganda po na merong nag-guide sa atin. Sabihin nyo sa pastor nyo kung ano yung resulta nung fasting nyo. Okay. At ito po, banggitin ko lang yung unang fasting ko nung unang panahon. Kaboborn again ko, at sabi ko, gusto ko malaman kung anong kalooban ng Diyos. Tingnan niyo po, no? Alam niyo, ang Diyos naman, hindi na, makinig ka sa pastor mo, kung ano sabihin niya, ganun, hindi. Alam niyo, nag-declare ako ng fast na wala pa akong alam tungkol sa fasting, maliban dun sa alam ko nung ako'y unbeliever. Yun ang alam kong mga rules. No? So ginawa ko pa rin, nag-seek ako. Alam niyo, doon sa likod ng pintuan ko, naglagay ako ng altar. Yung altar ko, yung unan, nilagay ko siya ron. Pagkatapos, nandun yung Bible sa gitna. At nagsimula po akong magtanong sa Panginoon, tanong ng tanong. Tapos, nagtatangs ako, tapos nag-worship ako. Pagkatapos nun, tanong-tanong, tapos basa ng Bible, ganyan. Alam niyo, natapos po yung dalawang oras. Tatlong oras, madaling araw na yun, nakatulog na ako. Pagkatapos pagkagising ko, sige, tanong na naman, nagpapasing ako, tinatawag na ako kumain, yung problema. Hindi ko kasi sinabi. Mas maganda pong sabihin nyo sa bahay na kayo nag-aayon para hindi kayo guluhin. No? At ano pong nangyari noon? Hindi, tanong pa rin, worship, Bible, tanong, worship, Bible, tanong, worship, Bible, tanong, worship, Bible. Darating po yung ganyan. Minsan, magsasawa ka nga Pero, willpower nga. No? Alam nyo, kumbaga, 12 hours na ako nagpa-fasting. Pagkatapos nun, 18 hours na ako nagpa-fasting. Walang sagot. Wala. Tapos, nung 20 hours na ako nagpa-fasting, nakakapagod po. Nandun lang sa kwarto. Hindi ka naman nalabas eh. Tapos, nag-tanks ka, nagpe-pray ka, nag-worship ka, nagpapakumbaba ka. Kahit hindi ko alam yung mga tamang rules nung, pero tinamaan ko, tama pala. At ayun, nagpapatugtog po ako ng music doon para hindi nila marinig yung tanks ko, kasi nagtatanong sila, sino raw niya nag-i-inchick sa kwarto, hindi ko naman masabi yun. Kaya umusok po yung tugtog na yun. Ibang mga kakilala ko, mga pastor po, hindi sila nag-music ako, doon ko sinimulan yung music na yun, dahil sa ayoko marinig nila yung nagtatanks ako. Pagkatapos ng 22 hours na, naku, ayan na, wala pa rin sagot. Tapos, 23 hours na, isang oras na lang, 24 oras na, wala pa rin sagot. Ang declaration ko po noon, one day lang na fasting. Ngayon, 12, kumbaga parang 12 hours and 30 minutes na, wala pa rin sagot. Siyempre, andun na yung pag-agam-aga mo na, naku, sasagutin kaya ng Panginoon, pero okay lang na nasa isip mo, huwag ko na palalabasin sa bibig. Yan po ang faith. Hindi baling guluhin ka sa isip mo, wag lang sa bibig. Okay lang na kumatok siya rin, pero wag mo lang palalabasin sa bibig mo. Yan po ang faith. Ngayon, 15 minutes na lang, tapos na yung 24 oras ko, wala pa rin sagot. At dumating po ang time, 24 hours na, kailangan ko nang i-close. Alam niyo mga kapatid,
Lumuhod ako ron sa altar ko, doon sa unan, andun yung Bible, nung ganda ang tsura ng altar ko. Ngayon, mga kapatid, nung paghawi ko ng Bible, biglang tumapat po doon sa isang verse na ang laki-laki ng letra. Kumbaga parang nag-stand out siya, na parang bang nakastabilo boss. Parang may outline siya, parang may liwanag siya, na yung mata ko tumama doon, at alam niyo po, nakalagay doon, bumagsak po yung verse na yon doon sa 2 Timothy chapter 2 verse 20. Ang sabi niya, kung lalayo ka sa kasalanan, gagamitin kita. At sabi niya ganoon, iwasan mo ang masamang hilig ng kabataan. Ayun, na ang liwaliwanag, ang laki-laki, na naka-stand out siya, na talagang na-focus yung attention ko. Doon sabi niya ganoon, sa isang tahanan ay may mga gamit na yari sa putik at yari sa ginto. Sabi niya, kung lalayo ka sa kasalanan, masasali ka sa mga gintong kasangkapan na tanging merong tanging special na purpose ng Diyos sa paggamit sa kanila. Tapos sabi niya ganoon, kung lalayo ka sa kasalanan, iwasan mo masamang hilig ng kabataan. 17 years old ako noon. Gagamitin kita. Ngayon, pagkatapos nun, no, yung time ng closing ko, eksakto 24 hours, sinagot ako ng Panginoon. After 24 hours, eksakto, hindi lumagpas ang isang minuto, sinagot ako ng Panginoon. Ano nangyari? O ngayon, alam ko na ang gagawin ko. No? Kasi alam nyo, kahit mga born again na tayo, may mga tawag pa rin rin ng mga, ano, yung parang nainggit ka, nainganyo ka. Sabi ng Panginoon, kung lalayo ka sa kasalanan, gagamitin kita. Bakit? Eh, common sense naman eh. Hindi ka naman magagamit ng Diyos kapag nandun ka sa kasalanan eh. So, ganun po. Ay, okay. Ngayon, yung isang bagay po na gusto kong mangitindi sa inyo, ito naman yung time na mahaba yung fasting ko. Buhay pa po ang nanay ko na nagpa-fasting ako. Alam niyo mga kapatid, 1 day, 2 days, 3 days, nagtatanong ako, may hinihiling ako sa Panginoon, may gusto kong malaman. Hindi ako nahiling ng isang item, nahiling ako ng isang bagay na gusto kong malaman, no? Na meron akong pinipresent sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, hindi siya tumanggi. Sinabi niya kung paano ma-achieve yun eh. Ito po ang maganda. Hindi tumatanggi ang Panginoon, no? No? Kung mabuti ito, at tama ito, ang gusto nga ng Panginoon, nagtatanong ka eh. Alam niya, ito pong sabi niya, no? Na nag-present siya, o ang sabi ng Panginoon ay sinabi niya kung paano ma-achieve yun. So, hindi po saan darating pala. No? Kailangan mong gawin ito para maabot mo yun. Kasi ang tunay na Kristiyano po, hindi po hihingi ng mali yan. Hindi hihingi ng mali ang isang Kristiyano. Hanggang sa dumating po yung time na nakarinig po ako ng boses. Sabi niya ganun, tama na yung fasting. Pumunta ka na sa simbahan dahil kailangan ka. Nagulat po ako nun. Sabi ko ganun, di pa ako tapos mag-fasting. Narinig ko na po yung boses. Sabi niya ganun, tama na yung fasting. Pumunta ka na sa simbahan. Kailangan ka nila. Hindi ko naintindihan. Ang ginawa ko po, sumunod na lang ako. Pero actually, may tumawag po sa akin nun. Pagkatapos nung araw na yun ng fasting ko, may tumawag sa akin at sabi, Pastor, punta ka dito sa church kasi may problema. Yung palang problemang yun, ikaw yung pang tip na ikaw lang ang makakasolve. So, ayun. Kaya ngayon, alam ko na. Kaya pala. Pero ito po eh, yung fasting pong yun ay nasagot din. At isa pa po, no, bago ako mag-close, ay nag-fasting ka 2018, 2019, 2020, eh, magpa-fasting pa rin tayo. Minsan, may sasabihin ng Diyos sa iyo na dapat mong gawin sa darating na taon at hindi mo mapupulfill, hindi mo magagawa. Ngayon, sa susunod na fasting mo, ito po, may time po na nag-fasting po ako na nagtatanong, Lord, ano ang plano mo ngayong darating na taon? Alam niyo po, biglang pumasok sa isip ko yung sinabi niya last year. At napansin ko, hindi ko pala nagawa yung pinagagawa niya. Nag-attempt ako, pero ibig sabihin, hindi ko nagawa. No, maring sabihin kasi ng tao sa'yo, tawagan mo sa ganyan, at umuho ka, sige, tatawagan ko. Plano mo naman talagang tawagan. Ang problema, nakalimutan mo na. Na hindi mo na natawagan. Importante kasi rin yung nakatawag ka ba. Ibig sabihin yung nakausap mo, hindi yung nag-dial ka lang, como busy, hindi mo na tinuloy. Ang usapan po rito, nagawa mo ba? At yung time na yun, pag upo ko,
Nagsimula na ako magtanong sa Panginoon, tapos biglang dumating po yung kaisipan, yung thought na sinabi sa akin ng Panginoon last year. Sabi ko gano'n, hindi ko nagawa yun ah. Ayun, ipapaalala sa iyo ng Holy Spirit yung sinabi ni Jesus. No? Eh, gusto pong sabihin ng Diyos sa atin, ayun yung tayo nagkakamali-mali. Ngayon, kung magkamali man tayo, kasalanan na lang natin. Ay, okay po. Na, ulitin ko po dito sa Amos chapter 3 verse 7, sabi niya ganun, walang mangyayari dito sa lupa na hindi mo nasasabihin sa iyo ng Panginoon. Kung hindi mo alam, ay nagkulang kang magtanong. Dahil ina-expect lang Diyos nagpe-pray tayo palagi. Ina-expect lang Diyos na nagtatang tayo. At katulad po nito, nila Pablo, mabuti lang nagtanong sila. Kung hindi, papasok pala sila sa permissive will na lang ng Diyos. Si Pablo po at si Barnabas ang tinutukoy yung mabuti na lang nagtanong po ang mga manggagawang ito kasama ng mga kasama nilang workers. At ang ganda na nangyari. Naibukod sila, andun sila sa perpektong kalooban ng Diyos. Kahit si Pablo po pinatay na, pero nabuhay pa rin. Hindi mo mapatay-patay yung taong nasa kalooban ng Diyos. Winasak ito, sinira ito, ginulo ito, pinatay ito. Pero hindi mo masisira, hindi mo magugulo, hindi mo maaalis sa perpektong kalooban. Ay, hallelujah. Patay na, nabuhay pa. Bakit? Kasi ando siya sa perpektong kalooban ng Diyos. Iingatan ng Diyos yung buhay mo. No? Nakarating nga ng langit, sabi sa kanya, bumalik ka. Bakit? Kasi hindi pa tapos ang gagawin mo. At along the way, from time to time, magtatanong at magtatanong ka sa Panginoon. No? Tingnan niyo po, hindi niya sinabi sa akin na magpapastor ako nung 17 years old ako. Wala. Hindi niya sinabi na, oh, magtatayo kayo ng simbahan, kayong mga taga-rema, magtatayo. Wala, walang sinabi. Bakit? Eh, unti-unti, step by step, no? Line upon line, precept upon precept, progressive ang revelation ng Diyos. Eh, sasabihin niya yung kailangan mo lang malaman. No, yung importante, yung kailangan mo. Habang nagpapatuloy ka, malalaman mo na naman yung susunod na kailangan mo malaman. Gusto ko malaman lahat. Hindi, magpatuloy ka lang. Malalaman mo lahat yan. Yung next na pagkausap sa iyo ng Diyos, nandun. Saan? Doon sa pagpapatuloy mo. Kaya kung hindi man sabihin sa iyo ng Diyos lahat, okay lang yun. Bakit? Kasi malalaman mo rin yan eh. Along the way, as they went, sabi nga ganun, gumaling yung mga tao na yung nagpapapray, humingi ng kagalingan. As they went, habang umaandar ka, yung kagalingan mo darating, yung revelation darating. At ito po, saan tayo pupunta? Ang sabi po ng Bible, sa tagumpay. No, giginhawa ka at magtatagumpay. Matatapos natin ang buhay natin dito sa mundo na mission accomplished tayo, na doon tayo sa perfect will ni Lord. At ano mangyayari? Maraming kaluluwa ang maliligtas at mapupurihan ang ating Diyos sa lahat ng mga bagay na ito. Lord, tinataas ko sa iyo muli ang mga nanonood. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kauhawan na magtanong at mag-alamin ang kalooban mo. Ito yung sandata namin, Panginoon. Ito yung matibay na pangahawakan namin na narinig namin sa iyo ang plano mo sa amin. Salamat, Panginoon. Tutugon ka at sasagutin mo ang mga katanungan ng mga anak mo. Salamat, Panginoon, sa mga pangakong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay, okay po. Pwede po kayo mag-start mamaya. Basta bago matapos ang taon, no, kayo na po ang bahalang mag-decide kung kailan. Ang isa pong suggestion ko, sa church na lang kayo kung po pwede. Kasi po kung sa bahay niyo, magulo lang eh. No, maliban kung talagang tahimik yung bahay niyo, na tsaka marami pang kainan ngayon, no, marami pang tira yung Noche Buena, kami meron pa rin eh. Yung kasama namin dito, nagluto ng napakaraming spaghetti na makakapagpakain ng 5,000, no? Andyan lang sa rep. So, ang suggestion ko po sa inyo, kung po pwede, sa church na lang kayo mag-fasting, no? Doon na rin kayo matulog. Okay lang yun, man. Doon naman ang may siguro may sound system naman doon. At iba po kasi ang atmosphere kapag sa church ka nagtatanong sa Panginoon, nagpe-pray. Okay po, God bless you po. Magkita-kita po tayo next week.